Okay, let's go. This is a ring one. Yung isang channel natin, yung Pinoy How To, nanggaling na rin sa Lerito a few weeks ago. Okay, let's go. Hi, hi Raymond. Morning, buddy. Good morning. Hello. Yeah. Raymond. Yeah. Hello. Morning, morning. Yeah. Hello. Welcome, welcome. Si Alex ang na-meet ko. Yeah. Like, kailan ba yun? A few weeks ago. A few weeks ago. Yeah, yeah. Were you the one who met my dad? Yeah. Weeks, years back. Years back. 2016. Okay. Uh-oh. But the first time na nakarating ako dito, during the wedding of your sister. Ah, okay. Oo, nag-wedding siya sa Manila. Then the following day, pumunta dito, nag-tree planting. Yeah, yeah. I'm the videographer. Oh, okay. I forgot the name of your sister. Interesting. Okay, si Anne. I think that's, that was Anne. Yes, my, yes, yung yes. Married to a French. Yes, okay. Yes. Okay. Okay. Did you tell my dad that story? No. Okay. Okay, okay. Interesting. I didn't know that. Okay. Okay, so interesting. That's small world. Okay, hello. Sige. Okay. So, sayang nga actually, kasalisi lang kayo ng dad ko. Siya naman nag nag Manila today, pabiyahe siya ng Iloilo. Oh. Biyahe siya ng Iloilo bukas. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. So, ano mga parang ang laki ng okay, so what how do you want to go about it? Yeah, I guess since 2016 well, I tried to look for yung shoot niya ng dad ko, like 2016, 2017, something around that time. A lot has changed. Feels like a lifetime ago. Parang, di ba, pre-COVID and post-COVID feels, I guess, from a business side and also from like a personal side, it's a completely different life. During that time, you're not yet involved? I was, but I was Manila-based. I was doing marketing. A lot of the selling. So parang, I was based here kasi right out of college, I was based here for a few years. Uh-huh. And then, I guess I was in my 20s. I had to be in my 20s and live in Manila. And live my 20s in Manila. Okay. And then, so yeah, during that period, nasa Manila muna ako. Tapos, yeah, I guess the pandemic really brought me back here. And kind of, mas madalas na ngayon dito. So, ikaw na nagmamanage? You can say that. I mean, you can't really take it away from my dad. I mean, it's his project. It's his, yeah. Well, basically, ano, ming blog ko is parang no format. Okay. Come what may. Okay, kwentuhan lang tayo. Kwentuhan lang sure. Talaga. Sure. And tour. Okay. And while nagtutour, pwede kang may ma-share na mga tips or anything sure. Na ano, businessman, operation. Sounds good. Yeah. Okay. If, are you the youngest, Raymond? I'm the youngest and the only boy. Oh, so I guess. Okay. Walang choice yung walang choice yung magulang ko kundi sort of ipasa sa akin or ako yung ipamanage. Although thankfully COVID brought my so yung sister, so I'm the youngest nga, so yung sister that's slightly older than me, she's now working with us as well. So she left her corporate job. We'll stay here muna. So okay. She left her corporate job wanting to join the family business na rin, spend some time with the kids. Mm-hmm. So ngayon parang she's also working with us. Kaya ano na, dalawa na kami finally. May other than my dad and well, sort of my mom, may iba na rin akong kapamilya na nakakausap about the business, hindi lang po na tatay ko. Okay. How was it? Ano, working with your dad for you're working with, you know, your family members. Mahirap ba? We're on record, so I have to be a little bit more polite in my answers. Pero, no, it's a. I know, that's why I let it ano muna. I let it simmer, the idea simmer muna. It comes with its own challenges. Of course, masaya kasi it's people you literally grew up with, you're with, pero the business and work dynamics of it is completely different. So kailangan lang marunong kang mag-separate. And I learned that
the hard way. It took a long time to really realize that, and I'm still learning. Pero ano eh, kailangan mo rin timplahin talaga. And I think the biggest answer there, and where majority of the Philippines are actually family businesses, di ba? So it's really the matter of paano mo i-segregate. Kasi hindi mo pwedeng, there's a very fine line, pero kailangan mo talagang tatuhin na iba ang family, iba ang father as a father, iba yung father as a boss and co-worker. Kailangan mong balansehin yan. It's tricky, but it can be done. It can be done. It can be learned. Oh, the keyword ba is acceptance? For sure. For sure. Kasi yun eh. I mean, but yes and no at the same time. The key is acceptance, and the key is non-acceptance. If you think you can't do it, you can't do it. And choose not to do it. Kasi minsan, pipilitin mo lang pipilitin. Kung if it's really not for you, it's not for you. So, some local businesses talaga. Siyempre, yung mga COO, yung mga child of owner would choose not to work with a family business. And sometimes, that's how it is. We just have to accept that. So, part of it is accepting that it's not how it is, and it's not working sometimes, and just maybe go your own path. Minsan ganun. And I guess I'm lucky up to now. I'm 12 to almost 13 years into working in the family business. I'm still accepting and choosing to be here. I can change my mind tomorrow if I want to, but for now I'm accepting to be here, and I'm here and happy I'm here. Relate ka ba? Okay, parang may ano, may hugo. may daughter, kapatid ni Alex. Yeah. Sila, actually. Yeah. May mga ganyan. May mga things na ano. Precisely. And iba-ibang perspective. And I think, I assume I'm with the family business longer than sila. So I'm slightly, I took a longer route. So I'm sure, at that point in my family business life, iba rin eh, iba yung perspective ko. So kaya sabi ko, COVID really changed a lot. Whether it's a business, it's from a personal view in terms of things, grabe yung difference. Grabe rin yung usapan natin ngayon. Ibang-iba rin. umpisa pa lang, parang ano eh. Hindi pa tayo nakapagsimula sa tour, parang alalim na. But yeah, I mean, it is what it is. And malalim ang dinudukot natin na pagtatanim. So, speaking of malalim, right. So let's go to about the bananas. So, yan. So, kailangan syempreng itanim yung sucker or yung shoot. So, that's our planting material. We're very happy to put this here kasi I can even show you right behind it. Kita nyo na agad yung mga sample ng mga suckers saka shoots. So, ideally, ganyang kataas na itatanim namin. Medyo mabababa pa yung mga nandito. Mm. Takes mga 12 to 18 months from planting to flowering. Alright. Doon lumalabas yung puso ng saging. Very critical kung kailan mo kasi pupusuan yung saging. Kasi doon rin lalabas yung kung kailan talaga, kung gano'ng karaming fruits, at saka kung gano'ng kalalaki yung mga fruits. Mm. So if you cut it too early, konti lang yung mga piling na makukuha mo. Uh-huh. If you cut it too late, masyadong marami yung laman ng buwig, maliliit naman. Yeah, precisely. So I guess it's a balance, and then really have first to make time kong marinig yan, meron palang tamang timing. May tamang timing ang pagpupuso, di ba? Siyempre, parang sa pagpusuan mo lang masyadong maaga, masasaktan naman yung puno ng saging. So, kailangan tamang-tama ang pagpupuso. So, basically, get yung isang bunch or isang buwig. Uh-huh. Ideally, mga around 8 to 12 hands or piling. Alright. Isang piling would have around 18 to 22 fingers. So, I'll let them do the math. Kung ilan ang ilaw sa isang buwig. But overall, you're looking at around like 150 to 200 na fingers in sa isang buwig. And then? So, yeah. Ilang so, months yun before? So, you have your 12 to 18 months plus yung 4 months. So, you're roughly around 16 as far as mga 24 months. So, you're looking at mga 1.5 to 2 years bago mag-bunga ang isang puno ng saging. Before ma-harvest? Before ma-harvest. Ang kagandahan, though, after nung first 2 years na yon, tuloy-tuloy na. Kasi may mga maliliit na lang mga suckers na tumutubo around dun sa cluster ng saging. Tuloy-tuloy na yung pagtubo niya. Okay. And then, harvest. Tapos, on it goes to the next step. Makita natin yung factory na. Factory. So, it goes straight to the, it goes straight to our banana chip manufacturing facility. So, yun pa rin ang core business namin. We really started as a farm tourism site. Yeah. So
basically taking in guests like you guys and yung mga pag weekends may mga naging tourists kami, but naging chunk ng business namin is itong banana chip manufacturing. I may say nga, even during COVID, kahit na syempre maraming sarado, maraming resorts or farm tourism site na sarado during COVID, eh naitawid namin yung period na yun because of this manufacturing facility. Kasi pagkain naman yan, so tuloy-tuloy pa rin yung mga tao na tumatangkilik ng produkto natin. Mm-hmm. Hey, Mon, ilan taong ka na? I'm 35, turning 35 this year. So, yeah, as I said kanina, from my 20s in Manila, ngayon medyo full-time farm, I'm a fourth generation farmer, I would say. So parang yun na, I had to go through that route of growing up in Manila, but now back to my roots into farming and dito sa place namin sa Pagsanghan. Sige, start tayo dito sa likod so you can see how the full process begins. Naikot ka naman dati when you were back here. Okay. Iba na, sobrang malaki na ngayon. Iba na, okay. Marami rin naging difference. Yan, ito yung... Super ganda na ng mga packaging ninyo. Okay, yeah. Yes, I would like to think kung if we stayed the same after 6 years, parang may mali naman ata doon. So I'm glad you're saying na mukha namang nagkaroon ng improvements in the past years. So of course, yeah, dito nagsisimula. Walang banana chips kung wala si Oman tsaka walang saging. So this is where it starts. Sarili kaming tanim na saging, but actually we have partner farmers. All we have 200 plus partner farmers na nagde-deliver sa amin ng saging. 200 plus, yeah. So wow. 220 ngayon if we trying to go for the number. We plant only 2% ng saging. So the 98% actually comes from these partner farmers. So yan, so dito sila magde-deliver, first day of production namin ngayon. Oh. So yung iba dito, siguro pang mamayang hapon, majority pang bukas na. So yan, de-deliver sila dito. Si Oman doon, binibilang per piece, nilalagay doon sa mga crates. Kaya yan nangihiwalay. Per piece kasi ang bilihan sa amin dito. So we buy it at, per piece rate, tapos siya, didiretso na yan doon sa crates ng 200 pieces per crate. Importante yung bilang na yan kasi 200 pieces yan sa isang crate. So, sakto yan. 1,000 yan. Mabilis. Sorry? Mabilis. Mabilis, yeah. Mabilis tingnan. At critical yan kasi that's how we check our productivity. We do it 18,000 pieces per day. So, automatic at the end of the day, kailangan namin malaman kung ilan ang banana chips na nagawa ng 18,000 pieces na yon. Yun agad yung gauge namin kung malalaki ba yung saging, tama ba yung sukat ng saging. So very critical yung bilang na yun na 1,000 equals 18,000 after the end of the day. Tapos kung ilang final product ang magagawa natin. Interesting fact dito, kung makita nyo, may mga pink pa na kulay. Ipintahan ng ibang mga local yung saging nila to make sure na hindi na nanakaw. So pagka pink, pag mag-deliver ng pink, yan ay kay may mga particular, alam na nila kung kaninong farmer dapat manggagaling ang pink na saging. Kung may mag-deliver ng ibang farmer, tas pink, ibig sabihin, ninakaw niya yan galing kay farmer A. So yan ang... Magkakapit bahay ba? Iba kasi magkakatabi lang, hindi mo na masabi, syempre. Akit-bakot ka lang, sungkitin mo yung saging ng kabila. Wala na eh. Eh imagine sa isang buwig, sabi natin 200 pieces 'yon. Uh-oh. Ang bilihan namin ngayon is magkano na ano natin ngayon, Oman? 120. Oh, per? So 120 per piece ng saging. So mataas 'yon. We try to, syempre, kailangan sustainable farming para sa ating mga partner farmers. Okay. Pwede mo naman bilhin ng maliit, pero like where's the parang equitable business and equitable industry there. So we are a social enterprise. Meron kang ano, sizing? This is the average size. So nakita, tinatapon na ni Oman yung iba. Masyado nang maliliit yung mga ibang hindi kailangan. Kasama to sa binili nyo? Kasama, yan, pinag-uusapan na. Alam na ng mga partner farmers yan. Na meron talaga. May titawag kaming palyo. Uh-oh. It's the 5% na pasobra nila to give way for that yung mga maliliit na hindi na namin binibili. Uh-oh. So alam na nila yan. So through the years, gets na nila na kailangan. Ito yung average yan. Mm-hmm. Medyo average size. May slightly smaller na nga ito eh. Ideally, ganito yung mga nakukuha namin. Yan. So ganda pang banana chip nitong ganitong size na yan. Mm-hmm. Okay. So there, dito pa rin nagsisimula yung heart, yung puso ng saging. Mm-hmm. Dito nagsisimula that we get it from our partner farmers. Ito, Justin.
Yan. Mamaya, actually, may kita nyo kung saan mainly ginagamit, ginagamit yan. May kita tayong portion ng manufacturing natin na ano. And is there a specific variety of saba? Saba. Supposedly there is, but for us, basta galing dito sa neighboring towns namin, sure na kami na yun yung saba na kailangan namin. So, tinatawag nila sabang Tagalog, but yeah, specifically, if it's in Calabarzon area, ano na yan, halos practically sure na kami na yan yung kailangan namin. Kasi ibang farmers, dito kumukuha sa amin ng mga pantanim. So, it assures us, assures them, na tama yung quality tama. Din sa amin. So, at the end of the day, ubus to? Ah, ito good for 2 days to. Malami-rami to. Oh. Alright. So, this should be good for today and tomorrow na yan. Swerte rin yung mga ano. Yeah. So, this is a... mga local farmers. I would like to think so. But swerte rin kami, nagtatanim sila. Kasi kung wala rin naman sila, wala rin kaming mga maitutuloy na magawang bayanets. So, buti na lang, na-convince rin sila and see na, okay, may sure market sila sa amin na nagsipag sila magtanim. Pwede natin silipin dito yung peeling area. Okay. Ayan, so from there, sabi ko, di ba, 200 pieces per crate? Per crate. Kanya-kanya na sila niyan. Kasi even ang bayad sa kanila, per piece. Then? Oh, per piece. Wow. So the whole facility, naka-per piece date kami. It really enhances their productivity na kailangan matapos nila yung certain number of pieces per day. Mm-hmm. So, yan. So, isa sa kanila magkukuha ng crate sa kanila yung 200 uh-oh. And then normally isang tao makaka 2,000 to 3,000 pieces ng saging. Kaya na niya yun in mga 3 to 4 hours okay. Half day work na yun. Pwede siyang pumasok ng konti, magpipil, uwi siya, alaga ng anak, magpapaligo, maghahatid sa school, balik ulit dito. Balik ulit. Para naman doon sa afternoon production. So, sobrang flexi-time na flexi-time itong mga mambabalat. How much in, if you didn't mind, how much in labor? So, ang rate nila, it's right 14 cents per 1,000. Ah, sorry, 14 cents, yeah. So, lumalabas nun mga 200, kung maka 2,000 sila, is 280 pesos yun. And that's 3-4 hours work. Yung iba nakaka 3,000 so lumalabas nakaka 420 a day yung mga umaabot ng 3,000. Yung rate dito sa kanilang mga nagbabalat. Para naka-design to for tourists. Ha? We really make sure na open kasi it's really part of our tourism na highlight 'yan eh. Actually, what we highlight sa mga guests na pupunta, really see how your food is made. So it's not just how it's planted. But diretso, paano ginagawa into a manufacturing facility? So, ideally, kita talaga siya from the outside. Yan. So, from kaninang nag-peel, ito ngayon yung pagluluto naman. So, sinaslice nila doon. May apparatus lang kami na ginagamit. Parang ang tawag nga nila, niyayad-yad. So, parang sa yelo. Niyayad-yad yung yelo. Parang sinishave lang siya, dinadaan doon. And then... kaya consistent yung sizes. Yes. Tsaka ano rin yan ha, it's not just a science kung paano mag-slice. There's an art to it. Depende rin kasi minsan sa kapal, sa klase ng saging. Depende rin yung sa diin ng slide nila. So pag gusto nilang manipis, kailangan tamang-tama lang yung pressure na ilalagay mo sa slide. And then sa likod, diretsong luto. So we use coconut oil, 100% coconut oil yan, pang trito ng mga saging. Yung furnace natin, hindi kami gumagamit ng gas. Ang ginagamit namin ay actually ipa. Oh. So nagsusunog kami ng ipa para uminit yung mga pugon. Oh. At yun ngayon naging source of fuel natin. So hindi tayo tali sa gas prices ng Russia Ukraine ano. So importante dito ay meron kaming source ng mga ipa na pwede natin buti may source ka. Well luckily my dad used to work kay SL Agritech which is may rice mill sila dito sa Santa Cruz. So napapakiusapan minsan kung talagang nagkakaubusan may usapan na sila na wag bigay niyo na sa lahat ng iba basta sigurado wag maubusan dapat si Villa Socorro. So that's where network in business also yes. comes in. You have to maximize yung mga kakilala and network mo. Sometimes it's hindi naman para utangan or whatever. Sometimes it's just good connections para for mga ganitong requirements. Eh, siguradong hindi ka nawawala.
So, ito yung naging source talaga namin ng fuel. And ito ngayon, we can actually, we're trying to do some studies kung ano pang pwedeng gawin dito. So, my dad's a chemical engineer. So, baby project niya na finally maging toothpaste. So, pwede ito gamitin as an additive to toothpaste. So, it's one of the future projects that we're working on to make this into toothpaste. So, instead of maging waste lang siya, pwede pala ito magamit. Galing. So, that's the cooking part. And then, let's see the last portion dito ng packing. Yan, syempre, pagluto na yung banana chips, kailangan na maipack. And goes here. So, isa lang ang machine namin dito sa factory, yun yung sealing machine dun sa likod. But everything else is still manually packed, manually cooked. We try to keep it that way. Parang, I keep saying, the art and science of cooking and farming. So, yes, pwede mo siyang i-automate, but parang gusto namin mapasa yung puso dun sa pagluluto eh, di ba? Pagka masyadong puro makina yung dinaanan yung pagkain, parang nawawala yung soul of the food. So at least pagka, ayan, mga tao pa rin yung humahawak, napapass on natin ngayon itong masasarap na banana chip. If you see dun sa packaging, Korean actually nakalagay sa likod, it's because this goes to our biggest market now, which is Korea. So we ship out a full container every other month papuntang Korea. So naghahanda na kami for the, kaya ba labas nito? For the end of April na shipment. Medyo matagal gawin eh. So ngayon pa lang inumpisahan na rin natin. Gano'ng katagal yung chef life niyo? 1 year yan. Year. Very critical, it's the packaging material eh. So, if ever, it's not the, may, syempre, may effect yung process of cooking, but minsan, just the packaging material itself, it's an investment, pero if you invest in good packaging, medyo, na talagang pwedeng tumagal yung shelf life ng product. We also make kamote chips. Yeah. So, hindi na lang inabot pa. Usually, Monday, Tuesday, nagkakamote kami. So, Wednesdays to Saturdays, banana chips. Monday, Tuesdays. We use the same manufacturing facility. So, yeah. So, hindi magana yung days? Iba naman ang, same yung mga kawa, pero they're very similar in terms of taste profile din naman. So, same facility, pero ibang araw lang, parang hindi naghahalo. May napansin ako kanina pa, yung parang minamulch. Ito yung... Yes. So yung mga balat ng saging. Although we're still trying to find higher value pa. Parang medyo mababang value lang yung pagmulch sa kanya. Ideally, kung magawa pa siya into other materials, which actually I have an example later. I'm excited to show you. Ibang mga gamit naman namin sa saging. May kita nyo rin. But ito kasi good source of potassium for, yes. for the soil. Yes. For soil media. That's right. So it's a good parang level 1 use of the banana peel. So I guess kaya ko nasabi ito kasi sobrang dami naming banana peel. Imagine we use 18,000 pieces of bananas per day. So imagine the level amount of peel na lumalabas doon. So on top of using it for the farm, we'd want to make use of it for other potential na mga higher value. So right beside yung manufacturing facility, nakita nyo kanina may mga maliliit na saging. So syempre, pag mahinog yun, sayang naman. Okay. Yes, pwede natin siyang gamitin pang banana cue, mga ganyan. Uh-huh. But why not even higher value? Yan, sakto may nandito si Alu. Ay, hello Alu. May say hi to the... Hello. To agribusiness. So yan si Alu. Ang ginagawa niya dito is we're actually making sa banana cider vinegar. So ngayon, yung mga, medyo naamoy nyo ng konting may asim pa. So yes, yung mga nahihinog na saging na maliliit, si Alun ang bahala to ferment them and then make them into sa banana cider vinegar. This is our sa banana cider vinegar. This is the spicy. Ano na siya? Yung parang... Meron kaming original, pero itong spicy, yan, may ano na. Ideally, syempre, we're starting pwede it. Pwede Yeah. Ito yung ano? Yung original. Original. Purely banana. Purely banana. Pero may ano rin siya, no? May sediments. Sediments po.
Kasi gumagawa ako nito. Ah, okay. Okay. Kasi, di ba, we have online palengke. Okay, okay. Tapos, syempre, hindi mo maiwasan na may marireject din, ganyan. Sometimes, may hindi mabebenta. So, ano, pinapaipon ko lang yon. Hinihintay ko siyang mag-overripe. Then, okay. I just put it in a container. Okay. Then, after 3 months, 4 months, vinegar na siya. Yeah, actually, yeah. Very similar naman. So, ganun din. Very similar naman. Makita mo sa kabila yung mga... fermenting, pine-ferment ako. Magkano yung ganito? Kalma ba? 175? Yeah, 175. Yeah. 175 yan, 140 yung mas maliit. Ikaw talaga yung tinanong ko eh. Ang mahal pala. Ang mahal pala paninda. Magkano ba? How much do you... yung... May bumili. May bumili. It depends naman sa market. Na. I mean... Yung half liter... 500 pesos. Don't worry, malay mo, kami pala yung mura. Now it gives me idea, baka pala pwede kami magtaas ng presyo, di ba? Mas mataas pala, may buwibil eh. Sabi, may buwibil kasi, eh. So let us retail. Okay, retail okay. Kasi ako. Okay, okay, yeah, yeah. So, ayan, di ba, ang production ko, konting lang. Yeah, yun. Yeah, yeah. Siyempre, doon nag-trade off yun eh. Yeah. Yung half liter ko is 500 pesos. Okay. 500, okay. Ito, ilang T75. T75, 175. Oh, yung mura, sobra. Then, magtataas ako ng presyo. Ilang sagot doon? Hindi yung walang parang... Hindi, ang ginagawa ko, parang... Anong ginagawa mo? Hindi, may rashes na po yun. Na-shake lang eh, pero meron. Oo. What I did... Ayun, naturally nag-occur. Oo, meron talaga eh. Kasi yun yung nagko-convert into vinegar eh. Ginawa ko, di ba, nagay ako sa bote ng ganito. Na siguro 1 month na hindi siya ginagalaw. Hmm. So, andito na lahat sa bottom. Yeah. Tapos sobrang clear to. Yeah, yeah, so, bala yeah. Konti-unti i-mano-mano lang din. Yeah, yeah. Ilipat yung malinis. Para ta- okay, okay. Totally malinis yung ano. Kung ganun yung yan. Okay. Pero so, gusto ko rin mag-ganito. Gusto ko mag- Ito, amin mo, ang layo. Siguro nag-add on na yung spice. Yung syempre, the goal dyan is, even yung, ngayon kasi yung sili, we outsource it pa. Pero, nagtatanim na rin kami. O magpapatanim na rin kami. Kung nakita namin may market, then at least, malakas loob namin magpatanim sa mga partner farmers. Kasi, alam namin, surely, mabibili namin. So, same concept dun sa kamote. Nung una, well, until ngayon, medyo nag-aangkat pa rin kami from other locations. But, we're now working with dalawa out of our partner farmers, papatanim ng kamote. Bibili na rin. May open ka nito. Gusto ko maamoy yung... Or, sige, we'll give you mamaya dun sa ano, if you want. Ah, yung kasama sa lunch natin, yan ang ano ah, natin. Okay. Eh. Yan ang sawsawa natin ng pagkain natin. Alright. But yeah, kung meron, you can... Sige, dun na lang. Pagka-lunch natin, magkasama niya. So, ang dami mong napoproduce because marami ka talagang marireject, no? Yeah. So, kasi once po na na-receive din, may mga overripe. Minsan hindi na po kinukuha yung supply. Correct, so, correct. May iwan na talaga. So, may arrangement na kami ng mga suppliers na alam na nila kung ano nga yung kailangan namin. So, maliliit. Minsan, hindi na nila nagagamit. Parang pinapaano na rin nila sa amin. Ganda. And, malaki na ang benta nyo? Starting. We just started mga late last year. Mga ganun lang, no? Oo. So, in Manila also? Mostly Manila, online. We have, no, usually direct kami to markets eh. Ah. So, we have our own online store. We sell it there. Ah, okay. Yung ibang mga consignees namin ng banana chips, nagpapasa na rin kami. Uh-oh. Pero yung akin, for my own consumption lang halos, pag nagluluto ako ng paksiw, ginagamit ko. We're entering, so in the manufacturing facility, right beside it, we have our farming patches na may isang taga-bantay na niyan. And then, actually, I'm showing you a different portion naman. We also have some livestock. Very much kept us afloat during the pandemic rin. Is we have mga black pigs. Black pigs. Oh, yeah, so we have some black pigs. And then, literally, black pig na sila. Yung surrounding nila is black rin. Kasi yung mga burnt ipa, we try to keep it here as it adds to the deodorizing ng area na to. So less yung amoy nila kasi maraming mga charcoal na rin na nakatulong na matanggal yung amoy. Ito yung charcoal na nanggaling doon sa ipa. Sa ipa, yes. So I'm trying to show you rin yung iba-ibang uses. Trying to make use of a lot of the waste products na alam mo mapakinabangan in other parts of your farm. In this case nga itong deodorizing ng black pig area. Ang galing, sobrang ano na yung farm, sobrang, alam mo yan, yung sobrang developed na lahat may gamit na.
Yeah, I guess it's, we try to we take pride in that integration ng mga ano, integrated farming, uh-oh, making use of the waste, making use of the produce. Mm-hmm. Kasi I mean, one waste of one process can be a raw material for another process. Tapos tuloy-tuloy lang yan until you can boost the best value. Mm-hmm. Kasi kung mag-rely ka solely on one particular crop, one particular activity, mahirap din to really sustain a farm. Eh. Kailangan rin magamit mo yung iba't ibang mga meron ka na integrated sila lahat. Speaking of integrated, right here. Okay. So, meron tayong banana textile fiber. So ito, I guess I can show you this. Okay, so bago to. Yeah, so we have a partnership with DOST. Okay. So binigyan kami ng makina ni DOST, nakita niyo doon, yung banana fiber decorticating machine. So parang replacement o baka? It's a potential replacement. It's so far inaaral pa rin, hindi siya kasing strong in terms of usage. So maganda siyang fiber pang damit. Pero may mga ibang uses din siya actually for industrial. So well, inaaral ni DOST yung mga iba't ibang potential. Pero here it is. So ngayon yung trunk ng saging. Mm. Kung kanina nakita niyo yung mga hinog, pwedeng gamitin. Ngayon, mm-hmm, even itong trunk na after ma-harvest kasi, sa ngayon, pinapabayaan na lang namin eh. We leave, mm-hmm, it to rot. Mm-hmm. May use na rin tayo ngayon. Mm-hmm. So now, it becomes banana fibers. This is a two-week-old project. So literally, we're also learning kung anong pwedeng gawin. Dinadry na sila. Ready to be delivered to DOST by next week. So ito na yung finished product. Ah, well, it is our finished product. Yeah, and it's kasi a raw material. It's a raw material dun sa gagamitin ni DOST to turn them into fiber. Iba kasi hinahaluan pa siya ng cotton, hahaluan ng iba't ibang materials. And then yun ngayon yung pwedeng gawing barong, yun yung ngayon pwedeng gawing iba't ibang mga clothing materials. Galing ano. So, yeah, we're very happy with this project kasi dati napapabayaan din yung mga trunks na yan. Ngayon may gamit na rin. So it really goes around into yung parang sustainability and making use of all the mga materials na meron tayo dito. Sobrang dami, oh. Ayan. marami talaga. In terms of availability, marami talaga. Pero may mga nag-i-inquire kung pwedeng nilang bilhin. Pero sabi namin, for now, we want to make use of it. Again, sorry. Continuing the circularity. This is our beds for vermicomposting. All right. I guess during the pandemic, it was a project na hindi lang namin masyado na nagamit. Mm-hmm. Pero maganda lang sa area na to kasi from the decorticating process, yung parang slush niya, mm-hmm, yun na yung pwedeng gamiting material for the vermicomposting. Yun yung pagsisimula ng vermicomposting. Ngayon, yung gitna naman, kinakain ng baboy. So, parang talaga, now really trying to make sure lahat ng mga products na gagamit for different purposes, umiikot din lang talaga. Mm-hmm. So, even the vermicompost natin, may slush ng saging, mayroon ng mga abo galing dun sa ipa. So, now you have these different components na makakabuo ng vermicompost mo. So, bago rin lang to, I guess, wala pa to during your last visit. These are the new projects na yan, through the years na bubuo-buo natin. So, saging. Walang tuloy-tuloy na saging. But imagine, this is only 2% of the requirement namin pang banana chips. 2% lang. Maganda kasi, helping the community. Yeah, yeah. I think that's still our reason for being and why we wanted to go into business. Parang wala kayong plan to expand your banana plantation? Hindi okay na. Okay kayo doon sa partner farmers? Oo, mas gusto na namin yung ganong arrangement eh. Like, why? I mean, it's more focusing on what you are good at. Correct. So, we feel that we are good at the manufacturing process, making more products. So leave the farming to the experts, which would be our partner farmers. Correct. Maybe guide them into mga best practices, kung may mga pwede pang maitulong. Mm-hmm. Yung iba, tinutulungan namin in terms of financing kapag talagang kailangan. Uh-oh. But yung pagtatanim, sila na. Mahappy na kami sa manufacturing. Tama. Core, doon ka na sa core. Sa core namin, exactly. And
Also with your kamote chips, yes. Ilang percent lang din yung nandito? Yung kamote, yeah, even less pa. Kasi unlike yung saging, talagang medyo marami-rami yan dito. Yung kamote, dito lang yan sa area na to. Uh-huh. Ang tinatanim namin in particular are yung purple variety ng kamote. Purple? Purple. So it's hindi siya ube. Pero it's a purple. Ito yung 100% purple. Yes, yes. Yes, exactly. Ito yung nanggaling sa Tarlac. Right now meron ko ang source namin is Nueva Ecija eh. Okay. Nueva Ecija. So tama, may ganun kasing purple yung labas, pero yung loob parang puti white. Lang na may konting linya-linya. Ayaw rin namin 'yon. For that, we consider that as white pa rin eh. As much as possible, gusto namin yung full-on purple. Konti lang natatanim noon. Ito yung ano, yung nasa pots ko sa bahay, na mga, may, oh, diba may kamote sa house? Niya, yeah. Purple. Ito, ito. Yan, ito yun. Yan. Purple. So yung flower niya, ayan, mga purple. All throughout yan, purple siya. Kasi konti natatanim niyan. I guess wala kasi masyado. Because market. It's a new variety. Agree. Yun ba? Ah, okay. 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 Our understanding is hindi ganun kalaki yung market pa. Kasi usually even when you see sa labas, makita mo puti, orange, we don't really see purple. So, hindi kami makakita. Ang kamote chips namin is 3-in-1. So, may white, may orange, may purple. So, we had to make sure na madali kaming kumuha ng source ng iba. Pero kailangan may konting purple dun sa pack. So, kami na lang tatanim nun. It's a variety ng Tarlac. I see. Agricultural University, something okay. Like that. And then, dinevelop nila yan. Okay. Yan. And ito ngayon yung farm tourism side. So again, dikit-dikit naman lahat eh. Everything's really interconnected. So may manufacturing facility ka, may mga farming patches, may saging. Mm-hmm. Right in the middle of it, may mga kwarto. Ito si Patola Kamatis, good for 2 to 4 people. Yung mga rooms, to. Rooms na to. So yung mga ibang nag-overnight sa amin, dito na rin sila nag-stay. Mm-hmm. We see a big potential din ng farm tourism, especially post-COVID. So yung mga tao na... Ang term ko is suka sa syudad, 'di ba? Pag suka na suka ka na sa syudad after being locked down and what not. Gusto mo rin magbuhay probinsya, we're offering these rooms para maka-experience din naman. Yeah, so this is our room, naka-lock, so that it's under renovation pa lang ngayon, but it's our room good for 16 persons. So up ano yan, puro bunk bed sa loob. Naiwan 'yan nung shooting dito ni Kevin Costner year 2000, there's a movie called 13 Days. So, nag-shooting sila dito, kunyari Cuban missile silo yung area. Nandun siya banda malapit sa ilog. Nilipat namin dito, ginawa namin, pakinabangan yung mga basura at hindi na mga gamit. Lagyan mo ng kwento. So, now it's our concept hot room, good for 16 people. Sa loob niyan, may mga articles pa about the movie, dito nag-shooting. So, na meron tayong big rooms na rin. Ito rin yung campsite namin. So, mayroon din mga iba nag-stay dito, nagka-camping. Mayroon din. Yan. Ilan ang employees nyo lahat-lahat for the month? Right now, we have mga 60. 60? 60. A little over, mga 30 plus sa manufacturing facility. Uh-huh. Tapos, mga 5 dito sa office, so mga 40 yun, then 10 ng mga farmers, so may another 10 ng Makati office. Yeah, so I'll show you after. Siguro, after kumain, makita nyo lahat ng mga, we call them farmniture. So yung mga pandemic project. Farm, yung mga trees. Yung mga fallen na mga mahogany na natumba during mga bagyo dati, o kaya ngayon may mga ibang mahogany na pwede na rin magamit. Uh-oh. Mga branches, yung mga ganyan. So, kumusta na kaya yung tree na tinanim ko? Hindi ko na. Ano na ata yun? Actually, yung part na yun, nawala na ata yung mga na tags eh. Pero makita mo, makikita natin mamaya, dadaanan natin. Wala na lang siyang, kung time na yun, nilagyan siguro ng mga pangalan. Nawala na yung mga tags na yun sa papuntang ilog eh. Yeah, so yung dad ko was ex-Unilever for 30 plus years. So he was corporate all his life. He was a chemical engineer na puntang Unilever. And then, really wanted to go into farming lang, kaya siya napunta dito. But basically, his claim to fame in Unilever was that siya yung gumawa ng commercial ni Lando tsaka ni Lumen under the Surf brand.
So yun yung mga unang commercial dati na may storya. Parang they use that series. Oh, they use that telenovela. Yun yung peak ni ano eh, ni telenovela, Marimar ata yung mga ganun. So ang ginawa nila mga TV commercials, nagkaroon na rin ng kwento. So inaabangan ngayon yung mga commercials. Correct, correct. At bilang lumaki talaga yung benta ng surf because of that. Yun, I would like to think napundar niya tong farm because of his work in Unilever. Kaya even the names of the places, you have Super Wheel Conference Room, Surf Lounge, Nor Pavilion, to Lipton Dining Hall. Ito yung mga iba-ibang brands na hawak niya sa Unilever. Tapos ano, kaya kayo napunta into manufacturing because yung background ni Sir. Yeah, so parang first love rin ng dad ko yung manufacturing. So ang galing nga eh, at it's really kumbaga blending his love for farming and manufacturing. Kasi his first job was naging sa planta ng mga sabon. So natuto na rin siya because of that. Tapos na-meet na lang niya itong mga expertise from corporate and put them here dito sa farm. Galing. So ito po yung example ng farm na talagang ano, maximize, kumikita kasi value adding. Yes. So we reclaim the ano, entrepreneurial farming or entrepreneurial. Or value-added farming. Kasi pag ibenta mo yung saging ng saging lang, ang liit ng value eh. Correct. So let's say bili namin sa farmer is 120. Sabihin na nating 120. Mm-hmm. Pag ibenta mo sa Manila na palengke yan, what's the highest you can get? Maybe mga 3 pesos, 4 pesos. Mm-hmm. Pero pag maging banana chips lang yan, na yan, isang pack ng banana chips namin, one banana na yun na equals 130-gram pack of banana chips. It's now 20 pesos. Mm-hmm. So imagine the increase in value na kaya mong gawin with your produce kasi dinamitan mo siya, ginawa mo siya ng process. Nagiging ganun yung advantage of value-added farming. And yung brand nyo, ano, no? Mostly import? Export? We sell locally sa ibang mga pasalubong stores, mga But wala sa mga supermarkets? Selected groceries. Supermarkets. Meron kami Kerostans. Meron kaming SM Cultura, yung mga ganun. But yung mga social lang. Robinsons. Yeah, medyo premium. Yeah, premium siya. Premium market ang tinatap namin into this. Pero imagine mo, banana chips lang yan. Yes, yes. Na normally, nung araw, nabibili mo lang yan sa bus station. Exactly. So, typically, it's really, parang, kaya I always use the term, parang dadamitan mo. Dadamitan mo siya, you add the nice packaging, imamarket mo siya. So ngayon, hindi na lang siya banana chips. Ngayon, it's a pack that you can sell locally. We export. Mm-hmm. We have markets in Europe na parang yun, it becomes this banana chips na to them, very foreign, very interesting, natural. So nagiging nakaka-market talaga. It's really finding kung ano yung market ng produkto mo. So maybe we say nga we do export kasi it's a product that's also underappreciated locally. Kasi sanay, which understandable. Sanay na tayo sa saging eh. Parang hindi mo na kailangan bumili ng pack of banana chips. Pwede ka naman bumili ng saba. Pwede ka naman bumili ng lakatan. Kainin mo na diretso. Pero sa, let's say, sa Europe, hindi naman sila basta-basta makabili ng masarap na saging. So, okay sila dun sa pack na banana chips. It's a good compliment. Ito na yan pala. Yan. Yan. So this is our specialty lunch. Uh-huh. So inasal ni Tay Manuel. Mm-hmm. Inasal ni Tay Manuel, ang recipe ng lolo ko from Iloilo ng inasal. Inihaw na liempo ni Yaya Evelyn. Ito yung recipe ng yaya namin growing up na liempo. We wanted to commemorate that and use it in the resort. Mm-hmm. Tapos ito yung very in-farm dish natin. Ginataang puso ng saging ni Kuya Toto. Si Kuya Toto is my uncle na nagtrabaho for us when we started the business. So yung puso galing sa farm, obviously, yung gata galing sa farm, yung sile galing sa farm. Yung vinegar, we're still testing, ibang-iba yung taste profile ng cider vinegar. So hindi pa rin yung ginagamit namin dito. And then we have our blue ternate rice, and of course, buko, fresh from the farm. All our products na banana chips and kamote chips for you. Love ako dito. At na-time mo na yung yan in particular? Yung dala-dala ni Alex. Ah, that's right! O nga pala, no? Okay. Yung kaya kimchi in particular. Here, sabi ko, kailangan kong bumili. Ayan, sa inyo na yung lahat na yan. But then, if you want to... Okay. Pang nire-regalo daw niya. At yung table, ang ganda.
So ito na yan. Sure, makita niyo mamaya yung galing sa farm. Production area natin ng furniture. Ang ganda. Yeah. Ang ganda. Basta wala si sir. Kaalis na. Oh, sayang nga eh. Oh, nagkasali si kayo. Feeling ko ano, may sekreto si ano. Si Alu? Oo. Feeling ko rin. Hindi rin kita masagot kasi hindi si Alu lang may sekreto. Hindi pa rin niya sinasabi sa akin yung sekreto niya. Iba yung... Sa akin kasi ano, parang fruity. It's still quite fruity, pero siguro mas lumalabas lang yung pagka-vinegar nung kay Alu. Maasim siya. May tamis siya, pero mas maasim siya. Baka dito yung ingredients niya. Sorry? Baka dito yung ingredients niya. Meron eh, kaya nga eh. Pero alam ko wala siyang nilalagay eh. From ano namin, mausap namin, Alu, wala naman siyang nilalagay na additional. Siyempre, malalaman mo. Oo, alam ko wala siyang. Kaya no, when you say na meron, parang ang alam ko, it's just banana, if ever lang may... Hindi eh, oo. Kasi ginawa namin yung Nutrifax nito. Ang sinasabi niya ingredient lang niya is purely fermented sa bakit. Ito lang syempre may mga spices. Uh-huh. Yung process siguro. Baka sa process. The process. Dun sa fermentation process nag-iiba yung Masarap to. Ang sarap niya. Papaluto ko sarap to kay Queenie. Para na siyang laing. Kailan ka lang bumabalik na Manila? I'm half week here, half week Manila. So schedule ko dito is Tuesdays to Thursdays. So I'm here ng Tuesday to Thursday, tapos the rest sa Manila. So, hawak ko rin yung Makati office namin. Eh. So ngayon both yung manufacturing dito, yung resort, at saka yung Makati sales office, ako na rin humahawak. Kailangan ko rin magpakita dun. Yan, mag-half-half ako ngayon. How's your sister? Yung kinasal? Mm-hmm. Okay naman. So, she works for Netflix. So, she's... very IT. So, she does... I don't know kung matatanda pa niya ako. Okay. Siya ba ang kausap mo nun? When nagbubok nung ano? Mm-hmm. Siya. I'll mention it to her pag sinend ko yung link. Ano siya ngayon? Director for Video Algorithm. Ng Netflix. So yung coding ng mga Netflix show to be able to bring it to Asia, to Africa. Steam niya yung gumagawa dun sa US. Saan naka-base? France? San Francisco sila. US. Buti nakabuo kayo ng ganong karaming content. Yun yung usapan namin ni Alex nung dito sa ano. Every day daw ang labas. Mm-hmm. Both Agri and Pinay Houti. Ah, okay. O nga, no? Sa dalawa pang ano yun. Pero sa Pinay Houti din ako nakita lang. Okay. Si Alex na lang. Siya kompleto siya ng team. May sarili siyang... May videographer siya. Yeah. May production assistant siya. May technical assistant ko, siya. Siguro naman kayo siya. Hindi na nawala papunta dito. No? Sila kasi... No, ako hindi. Kaya may driver siya minsan. Hindi na ako nag-worry. Sabi ko, I'm sure hindi na kayo mabablema punta dito. Siya daw nag-north, parang... I think nag-south, nag-skyway sila. Pero yung una nilang direction, pa-north. Ay, hindi naman yan nakwento. Hindi yan nakwento. Ayun yung mapapagalit. Sabi ko na nga, oops. Parang north daw yung una niyang biyahe. Mm-hmm. Tapos, na-realize ata nila na south daw dapat. So, kasama niya. Oh, Lem. Ah, si Lem. Hindi niyo sinabi kasi the night before, ang best na akong tinanong paano pumunta. Mas malala pala. Tanong na pala. Kasi hindi pa rin kayo nag-accept ng guest right now. No, no. But ever since naman, more of weekend kami talaga matao eh. So, we enjoy it in the weekdays, weekend. Yan, ganitong mga types of guests.
like families and friends. Weekdays usually pupunta, mga work stuff na kailangan namin gawin. Nakaka-focus kami sa banana chips manufacturing. But pagdating ng mga Thursday hanggang Sunday, yun ngayon medyo nagkakaano ulit, pipik ulit. Marami rin naghahanap ng pupuntahan ngayon eh. Na open spaces, di ba? Hindi masyado ayaw naman nila sa mga mall. Sarap ng vinegar niya. Your vinegar is different. Okay, na-approve naman. That says a lot kasi gumagawa ka eh. So at least yan. Thanks, Pearl. Gusto mong isipin na baka yung mga unang batch na kinain ko ay hindi pa talaga siya fermented? Bago pa lang. As in, kaka-start mo pa lang halos to do it? Hindi, may mga ano na ako doon. May mga vinegar na ako doon as old as siguro 6 months or more. Okay. Natutunan ko lang yan kasi may binibilan ako ng saba na trader. May yung ano ng mayonnaise, 'di ba yung malalaki na nakita ko may mga ginaganoon siya doon. So, ano yan? Ginagawa daw niya na instead na masira yung ganun din overripe, ginagawa na lang daw niya ng vinegar. Mm-hmm. Pang personal consumption din siya. Mm-hmm. So paano magawin yan? Ganun lang daw talaga, ilalagay mo lang tapos yan na. Kaya pala bili niyo ng saging? Kaya pala sabi mo mataas kasi nag-trading kayo ng saging. Ngayon, ang bili ko ngayon sa Manila na, sa Pasay, nabili ko siya kanina ng 45. Ah. Binenta ko rin. 45 cents? Per no, piece? 45 pesos per kilo. Ah, per kilo kasi ang bilangan. Okay. Ah, okay. Mataas na rin. Manila na yon. Landed na sa Manila kasi yon. Ah, okay, okay. Selected. They call it ano, yung first class. Okay, first class. Kasi pag bumibili ako, selected lang talaga siya. Pipili nila for me. Ganon. Tapos may 5 pesos higher than the normal trading. Ganun. Okay. Anong markets mo? Dati, supplier kami ni Rustans. Ah, okay. Sa supermarket? Yeah. 12 stores. Ah, yeah, tama. Nakwento ni Alex to. That's right. Ay, si Alex ang may hawak nun. Nakwento niya? Pero nung ano, ang nipis ng kita, sobra. Sabi ko, actually, yung first kita. Comment ko sa kanya, I don't envy your job. na yung gano'n, fresh produce delivered to supermarket. Sabi ko parang, akin pa lang na hindi fresh, nababaliw na ako eh. Sabi ko parang, I don't really envy your job. I can imagine na medyo mahirap siyang... Yan yung pinalit namin. So nung ginibap namin 'yon, sabi ko, anong gagawin mo? Willing ka ba to ano siya yung mag-in-charge for Pinahealth? Eh, gusto niya. O, sige. Napabilis namin i-close. Okay, okay. Plus yun nga for online palengke namin. Okay. Though hindi na siya ganoon kalakas unlike nung lockdown. Kasi ang daming competitors. Grabe no. Si Grab kinumpit din niya kami. So supermarkets, may sarili rin sila online. Grabe yung boost ng online gulay. Kahit yung si Co-op, yung si Harlan and Holden na brand, may sarili silang ganun. Sobra. From ano, well, nung nag-lockdown, yun yung kumikitang kabuhayan namin. Kasi I cannot go out. That's true. So, yung main business is corporate videos. Creating marketing videos for brands. Zero yun. Casualty kami talaga. Buti na lang andyan yung online pala. So siya yung sumalo sa amin. Okay. So nung pwede nang lumabas, balik sa YouTube. Okay. So ngayon totally dead na yung corporate video. Okay. Hindi na ako nag-accept ng... Ah, hindi na. Completely. Hindi na. Okay. YouTube na lang. Okay. Okay. Better. Kaya I was gonna ask, better? Better? Better. In terms of... time, even profits. Profit. How may ano oras mo, I guess. No naman. You have to work hard. Then. Yeah, but I mean, at least it's hindi ka beholden to their time sa corporate, no, di ba? Hindi client base there. That's what I mean. That's what I mean. Hindi ka ano doon sa oras ng client. It's your time. Yeah. It's your time. Kasi daw ba pag clients, di ba? Ang dami yung preview. Pati yung okay, agent. Sama. Pati yung agency. That's right. That's right. It's not so much the time, but it's more like the decisions. The, diba? The, okay. So, by the time na na-approve yung video, ang dami mo ng course. Yeah. So,
Tsaka, may hirap magpasaya ng tao. Minsan ganun. May hirap magpapagod. Doon talaga ako na-burnout. Continuously magpasaya ng tao. Sabi ko, I'd rather, ano, gusto ko ng business na yung skills ko, yung talent ko, gagamitin ng sarili kong business rather than ibenta ko siya. Yun. Kaya, yan. Kaya yung mga ano ngayon, yung mga ibang ano small businesses na ano, parang kami rin yung gagawa ng ano ng marketing materials okay. for that ngayon. Pero si YouTube talaga perfect kasi tinanggal niya yung burden mo to look for client. Yung income, siya okay. na bahala eh. All you have to do is produce your content. Okay. Tapos yeah. na usapan. Walang marketing, that's walang walang sales. Siya na. Okay. Although it's a different animal altogether building your content. Like you've learned how to do it. It's also not easy to make content. Mm-hmm. I'm sure nasanay ka na rin through the years of doing it to find kung anong yun kasi yung ano ko. It's my core. Yeah, exactly. So perfect siya. Okay. Yeah, I was asking Alex these questions in trying to see that kasi it's a different industry altogether and it's not something we're into. I'm trying to learn kung ano nga yung like paano nag-boom, ano talaga yung source of income, ganyan. So it's very interesting kung so si Alex, hirap na hirap siya. Sabi ko, sobrang luho mo na nga eh. May production assistant ka, may technical assistant ka, may driver ka, may researcher ka, meron ka pang editors, may videographer ka. Ano nang gagawin mo? Ma-manage mo na lang. Millennial eh. Yun lang naman yun. Ako na naman. I'm speaking as one of us. Ganun sila. Pressured niya yun. Sabi niya. Kasi 6 months malapit. Ano na yun pa naman? 6 months na. 6 months of producing. Dapat kumita yung channel in 6 months. Time. Is that your doing? Is that your target or like target. YouTube target? No. Target ko and may investor. Ah, okay. Okay. So, kailangan, okay. So, may hinahabol pala siya. Ah, so, siya, ano siya? Oh, okay. The pressure siya. That's good. Graduate si Alex ng fashion design. I think na-mention niya at pero dinala siya sa farm. I had to ask her as well. Like, parang you won't end up here just like that. So knowing the backstory and everything, I had to ask her. Parang, so what's your story? So how did you end up here? Nakwento nga niya from fashion to basta. Okay. Man, ano sila eh. Kasi nag-start siya ng career niya. So, nag-styling siya ng mga artista sa ABS. Ah, okay. Eh, nag-close yun ng ABS. And, so, na-timingan din siya nun? Ah, okay. Kasama, okay, nasabayan siya nun. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box.